Hello po mga Choy, magandang araw po sa lahat at kamusta po kayo? At welcome back po muli sa ating YouTube channel. For these videos mga Choy, no, tuturo po namin sa inyo ang paraan ng tamang pag-crispy po ng ating fried chicken. At manood po kayo mga Choy at matuto kayo kung paano po ang tamang paraan po ano mga Choy. At naganda po tayo ng tubig at nilagyan po natin ng dalawang itlog. At yung breeding mix po natin ang nilagay po natin. Lagayin po natin, tatansyahin na po natin ang dami ng ating breeding mix. Tsaka po yung tubig mga Choy. Ayan, tsaka halu-haluin natin mga Choy, no? Para makuha natin yung lapot ng ating butter po na gagawin mga Choy. Ayan, panoorin niyo po mga Choy, no? Sa mga bago pong magninegosyo o sa mga bagong subscribers namin na gusto pong magnegosyo ng ganitong negosyo, yung fried chicken po mga Choy. Panoorin niyo po at malalaman niyo po kung paano po yung ginagawa natin, no? Sa pagpapakrispy ng ating fried chicken po. Yan, kung okay na po yung butter na ginawa natin, pwede na po lagyan natin ng marinated na manok po natin mga Choy. Ayan, natanda na po kami yung ang nilagay po nating manok po mga Choy. Overnight po natin na minarinate yan para po yung lasa po ng manok natin numot po ano, hanggang sa buto nito mga Choy. Lagyan lang natin ng tamang dami ng manok para po hindi masyadong mag-crowded po ano. Ayan, habang ginagawa po natin yan mga Choy, no, naganda po tayo ng mantika mga Choy, no, pinainit na po natin para diretso po yung trabaho natin mga Choy. Kasi po ito po ginagawa po namin ito kapag ano, bagong bukas po yung tindahan namin, umaga po. Kaya busy po kami sa mga gantong oras, kaya mabilisan po yung trabaho mga Choy, no, para makapag-display po agad tayo. At kung sa tingin ninyo mga Choy, no, okay na po, mainit na po yung mantika. Ayan, lagay na po tayo ng manok sa alam natin, palanggana po mga Choy, para ma-coated natin siya, no. Yan lang pong gagawin natin na paraan mga Choy para makuha natin ang tamang flaky po ng ating manok mga Choy, no. Ayan, halu-haluin na natin siya ng maigi, no. Ayan, kung napapansin nyo mga Choy, ginamitan ko na ng himpit po ang kung tawagin dito sa Bisaya mga Choy, no. Himpit po, ayan. At maglulunod na po tayo mga Choy. Medyo mainit na po yung mantika natin, no. Kaya po hindi siya gaanong kumukulok, napapansin nyo, kasi medyo malamig po yung manok natin mga Choy, kasi galing pa po sa freezer yan. At nag-dinefrost lang po natin, kaya paglagay mo sa mantika, hindi siya gaanong kumukulok talaga kasi. Pero mainit na po yung mantika niya mga Choy, dahil sa lamig po talaga ng, ano, ng manok, ano. At maganda rin po ang resulta kapag ganyan po, malamig yung manok, saka nilagay nyo sa mainit. Maganda po yung pagka lalabasan ng pagka-flaky po ng ating fried chicken mga Choy. Try nyo pong gawin ito mga Choy, no, at mag-comment po kayo kung ano po yung resulta ng nagawa ninyo. Meron po kasi iba, ginagawa po mga Choy, nilalagay sa tubig, saka nilalagyan ng harina, tapos babalik ulit sa tubig, tapos lalagyan ulit ng harina. Ang resulta nun mga Choy, matigas po yun, no? Siguro isang kagatin, tanggal yung ipin natin mga Choy. Kaya ito po, mas maganda po ito mga Choy, kasi subok na po namin ito at juicy po yung labas nito sa loob. Yung labas niya flaking flaky, saka yung loob niya juicy po mga Choy. Kaya binabalik-balikan tayo ng mga suking mga customer natin, no. Araw-araw po dito sa tindahan namin, nakakaubos po kami ng 40 kilos up. Sa kabila, ganun din po, kaya yung tindahan po yung minimintin natin mga Choy, no. Sa kabila, hindi gaano umubos ng mga 40, mga 20 up lang, 20 to 30 kilos. Kasi half day lang po yung bukas ng tindahan natin doon, no? Kasi meron pong may-ari po yung ano, yung pwesto natin na pinapapwesto lang tayo, pero wala pong renta mga Choy. Itong dalawang tindahan natin nagrenta po tayo. Ang masasuggest ko lang po sa mga gusto pong magrenta, yung renta na abot kaya po, huwag po kayong magrent ng masyado mahal, lalo na kapag nag-umpisa pa lang po kayo. Dahil mahirapan po kayong umabol ng ano, yung renta nyo, kasi mahal po agad yung sinaan nyo eh, nirentahan nyo, kasi na meron po kami kilalang ganun eh, nagre-rent ng mga mahal, kaya lalo na kapag nag-umpisa pa lang, nahihirapan po kayo. Yung mag-umpisa muna tayo sa maliit, kapag medyo malaki na eh, saka na tayo maghanap ng magandang pwesto po mga Choy.
Kaya sabi nga ng kasabihan, mas kung maiksi pa yung kumot, matuto tayong mamaluktot. Kung mahaba na, saka na tayo mag-ingat-ingat. Ayan, papansin nyo po, lukin na po yung 5CD natin mga joy. Diba, nakikita nyo po, flaky po yung pagkakaluto po ng ating manok. Ayan po, maaga pa po ngayon mga joy, no? Mga alas 7 pa po ng umaga. Ayan, nakapag-display na po tayo. At maya-maya po ito, ubos agad ito yung display natin mga joy. Napapansin nyo na, mga joy, no? Napaganda po ng kulay niya, no? At matatakam po talaga kayo kapag makita nyo yung gantong tura ng mga fried chicken po mga joy. Lalo na kapag natikman nyo po. Napakasarap ng ating fried chicken mga choy. Pakishare po no, ng video natin mga choy no, para mapanood po ng iba. At salamat po sa mga walang sawang panonood po ng ating mga video mga choy. Just keep watching po tayo. Ingat po tayo lahat sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Sipag lang mga choy at tuloy-tuloy lang sa ating mga pagtitinda.